Sir, hindi tatakas yung kapatid ko. Mahina ang loob nun. Pagminsan nga, gonggong pa yun eh. Sir, mukha kong may tumulong sa kanya at ginawang distraction nung gulo ng araw na yon. Hindi, iba yun. Sir, may alam po ba kayo sa nangyari? Anong may alam? Sa tingin mo, kung alam ko kung nasan yung kapatid ko, pupunta ako dito? Hanapin niyo yung kapatid ko. Mamaya kung ano na nangyari dun. Sir, ginagawa naman po namin ang lahat. Naka-manhunt search na kami sa ilang kilometro dito sa paligid ng aming kulungan. Babalitaan na lang po namin kayo. Anong kailangan mo? Bakit ka tumatawag? Alam mo ba kung nasan yung kapatid ko? Nasa kulungan siya. Diba? Ako ba nang babantay sa kanya? Daniela, may kumuha sa kanya. Hector, hindi ito ang tamang panahon para pagbuntangan mo ako. Alam ko. Eh, hindi ko na kasi alam ang gagawin ko eh. Kailangan lang kitang tanongin. Wala akong alam. Meron ako mas malaking problema kaysa dyan. Sandali, Daniela. Nag-aalala rin ako sa'yo. You don't need to worry about me. I can handle myself. Paano mo yung tatago yung nangyari sa'yo? Hindi ko alam. Pwede ba, Hector? Pwede ba? Gusto ko magpahinga. Wala akong lakas para sagutin ang mga tanong mo. Daniela, alam mo namang kung kailangan mo ng karamay, nandito ako, di ba? Sana itago mo ang sekreto ko. I can't believe I'm saying this, pero nagmamakaawa ko, Hector. Alam mo kung gaano ka-importante ang pamilya ko sa akin. Daniela, alam mo naman kung anong kaya kong gawin para sa'yo, di ba? Sinabi ko naman sa'yo, mahal kita. Kilala kita, Hector. Lahat ng alas na makukuha mo, gagamitin mo para pumabor sa iyong lahat. Gayun mo patunayan sa akin na totoong sinasabi mong mahal mo ako. Dahil kung totoo yun, walang makakaalam na nangyari. Walang makakaalam. Balitaan ko na may out-of-town convention. Kailangan ng representative ng kumpanya. Oo nga. Nakasulat na yan sa kalendaryo ko, di ba, Bonita? Oo. Anong kumpanya i-represent mo? Kakabalik ko lang, kaya gusto kong maganda ang panibagong simula ko dito sa kumpanya. Ang Camila ang i-represent ko na lang. Walang problema. Pwede naman ako sumama. At partners naman tayo, kaya pwede ako ang representative ng Ruminas. Mabuti yan, Leon. Para hindi din natin napapabayaan ang isang kumpanya. Bonita, ikaw nang bahala mag-asikaso kung anong mga kailangan natin sa convention for both Ruminas and Camila Sardines. Sige, sige. I-update ko na lang kayo. Salamat. Ate, may nag-iwan ito sa reception para sa'yo daw. Kanina daw galing? Eh, nilapag lang daw, tas iniwan na. Eh, mukha namang maliit lang yung package, kaya safe yung buksan. Saan ko ba nakinig to? Parang familiar tong tugtog na to. Niela? Niela? Oh, saka lang pala. Hindi pa kita hinahanap eh. May pinuntahan lang ako. Ano nagawa mo naglalaba? Eh, hindi ka naman marunong yan. Ako na, ako na. Oh, okay lang. Don't worry about me. Hindi, sa susunod magsabi ka. Sa kalagayan mong yan, hindi ka dapat kumikilos. I can manage, Carlos. Don't worry, hindi ko naman kailangan ng aalalay sa akin eh. But thank you. I appreciate the concern. Sinabihan ako ng doktor na dapat bantayan kita.
Eh, yun ang ginagawa ko. Nila sa susunod magsabi ka, ha? Okay. Maayusin lang ako sa taas. Pahinga ka na, ha? Tigil mo na yan. Tara niyo ako ng inumin ko dyan, ha? Edad mo, 50! Oo, oh, siyempre, dito lang ako, eh. Teka lang, ate. Ito na yung kinita dun sa renta ng talipapa. Uy, mabuti. Ha? Sa letrang O, kalbo! Sarado! Uy, bumalik ka, ate. Si Gianna ba nakauwi na? Oo! Ay, alam mo ba, pinagtanggol nun si Marga kanina. O, edi ayos. Totoo nga. Kinakaibigan mo ang pamilya na yun. Oo. Oh. Oo, oh, ano naman. Naku, inapakasasama ng mga ugali. Lalo na yung nanay, yung Daniela. Kaya bumagsak. Tamo nga, di ba? May-ari ng Camila dati. Tapos ngayon, nandito sila. Kasama natin. Ito talaga, bilog ang mundo eh. Ay, maingay. Ano nakarinig sa inyo? Kaya nga pinagtitiisan ko eh. Bilog ang mundo. Ano halay nyo? May mahita ako, di ba? Pag yung Daniela lang yan, napakinabangan ko. Di ba tayo? Kaya na ko bilig sa inyo. Yeah, ate! Galing mo talaga! Pinapakinong ka tayo, mga pre! Alam ko meron ko pang ibang gustong ayos, mga gamit, pero sa inyo yun lang yung kaya ko eh. Pwede man ako magdagdag ng sofa bed para may papwestuhan ka, para naman makapagpahinga ka ng maayos kapag lumabas yung baby natin. Kung meron ko pa gusto idagdag ng mga gamit, sabihan mo lang ako, ha? May mali ba sa ayos ng kwarto? No, it's perfect. Ang ganda ng pagkakaayos mo. I'm sure magugustuhan ni baby to kapag nandito na siya. Sana nga. Gagawin ko lahat para sa kanya. Sa'yo na rin. Para maging maayos ang panganak. Alam ko bakit nangyari sa akin to. Dahil sa'yo yun, Romina. Hindi ko na ibigay sa anak ko ang buhay na dapat na para sa kanya. Sa lahat ng ginawa mo sa akin, nasa kamay mo ang kamatayan niya. Buhay ng anak ko ang kinuha mo. Kaya ipinapangako ko, hindi sapat ang buhay mo para makaganti ako. Nanamnamin ko ang bawat pagdurusa mo. Chinelas muna. Baka kasi maputi kan yung sapatos mo. Manang, ayoko naman magdala ng chinelas sa school. Sige na, mauna na ako. Sige, mag-iingat ka, ha?
Sakto. Marga! Paso ka na ng school? Parang pamilya yung uniform mo. Baka nakikita mo na sa magazines or internet. Anong ginagawa mo? Wala naman. Ganda ng lipstick mo, ah. Patingin niya. No. Nagmamadali kasi ako. Sorry, ah. Papa, nakakalimutan mo ata. May utang ka pa sa akin. Fine. Sabi na, nagmamadali ako. Nililip pa. Here. Ganda nito, ah. Mamahalin. So? Bagay sa akin, di ba? You know what? Sa'yo na lang yan. I don't share. Binigay mo to, ah. Hindi pa to yung bayad sa utang mo. Ever. May problema ba, Romina? Alam ko na kung anong ibig sabihin ng kanta. Ano? Tumugtog nung... Nung gabing tinukot ako. Nung ginahasa ako. Ibig sabihin nung... Yung nagpapadala sa akin ng bulaklak. At USB. Isang tao lang yun. At alam niya lahat ng detalye na nangyari sa akin. Sa tingin mo ba si Daniela pa rin yung gumagawa sa'yo nito? Pero bagsak na siya. Daniela! Daniela! Bakit? Halika, may bisita ka. Tay, ano kaya gawa niyo dito? Laki rin itong lugar. Banggit kasi ni Carlos nga na lumipat na kayo dito. Okay, malapit lang naman tayo dito. Magkapit-bahay lang tayo halos eh. Kaya dinalaw ka na namin. May dala nga kami pagkain eh. Meron, ayusin mo na yan. Nagpapalap pa kayo, Tay. Di ba, wala. Ikaw, kumusta ka? Ayos lang po. Sinabi nga ni Carlos ang nangyari. Pero huwag kang mawala ng pag-asa, Daniela. At kilala kita. Alam kong ipaglalaban mo yung dapat sa'yo. Alam ko yon. Pero dapat lang pagbabayaran ng buwakaw na Romina na yan ang ginawa sa'yo. Bale, mali-mali yung ginawa sa'yo. Ay, ano? Ate, hindi kayo yung gumahasa sa'yo ang gumagawa nito. Pero bakit niya namang gagawin yun? Hindi ba parang lalo niyang pinapahamak yung sarili niya? Kung sino man ang nagpapadala nun, may alam siya sa nangyari sa akin. Neil Bonita, kay Daniela nagsimula ang lahat. Siya ang susi sa lahat. Huwag na natin pag-usapan yan. Baka mapaglihiin pa ni Daniela yung babaeng yon. At baka mapaglihian din ni Jesseling. Nako, wag na. Punti si Jessa, Tay? Ay! Oo! Halos magkasabay nga lang kayo eh. Nako, nagiginita ako na. Magiging magkalapit yung apo ko at ang anak ko. Sigurado ako. Alam mo, siguro mas maganda kung sabay tayong magpa-check up. Magandang ideya yan. Magandang ideya yan, Jesseling. Alam mo, habang nasa sinapupunan pa ninyo sila, ngayon pa lang magiging close na sila. Maganda yan. Soft drinks, Tay? Daniela, ako na. Ako na. Malapit lang naman yung tindahan. Sumama na ako lang. Daniela. Hoy, Mikoy! Ano? Wala ka sa sarili mo, ah. Pasensya na, Kap. May iniisip lang ako kanina. Ito kasi si Margan, labo, eh. Huwag mo masyadong dibdib yun. Kilala mo naman si Marga, eh. Ang dami niyang pinagdadaanan ngayon. Especially after what happened sa pamilya niya. Bakit, Kap? Ano ba nangyari?
Dad told me. Kabawi na ni Tito Romina yung Camilas. Maga! Hindi ka pa uwi. Pwede ba? Layuan mo na muna ako. Wala akong oras pang aalas ka mo. Alam mo, pwede mo naman akong kausapin eh. Kapag may problema ka, kahit palihim, hindi naman natin kailangan maging magkaibigan sa harap nila. Ano na ba nangyari sa'yo, Danny girl, ha? Bigla ka nalang naging missing in action. Are you okay? Girl, you look so haggard. Danny, you know what? You can be poor, but you can't be ugly. Hindi pwedeng sabay. Pwede ba, Savannah? Huwag ngayon. Hey! Danny, are you okay? I was just joking. Para naman kasing ang bigat-bigat ng dinadala mo eh. Pasensya ka na hindi kita matulungan. Alam mo namang dali rin ako sa asawa ko. Savannah naman, sa dami kong pinagdaanan, nagtataka ka pa talaga kung bakit ako nagkakaganito. Eh, ano na plano mo ngayon? Revenge. Sir, freezing cold. Walang kapatawaran ang ginawa sa akin ni Romina. Hawak na nung inutusan ko yung Alvin. Gusto mo ba siyang gamitin? Not now. May tamang panahon para dyan. First, kailangan ko ng pera para malapanan ko si Romina. And you can help me with that, Zabi. Baka pwede na pahiramin mo muna ako ng kotse. Para naman madali sa akin na maka-move around. Daddy girl. Savannah naman. Dami-daming kotse ng asawa mo. Mapapansin pa ba niya yun kapag binawasan mo ng isa? Okay, okay. Sige. Ipapadala ko na lang dito. Magpapayaran ni Romina lahat ng kriminal. Sabi na pupunta ka, sana nagpanda ako ng makakain. Hindi ako magtatagal. Gusto ko lang kausapin si Daniela at gusto ko malaman kung saan kayo bagong lumipat. Bakit? May mga kailangan lang kaming pag-usapan. Rumin ang buntis si Daniela. Ayoko lang madagdagan yung stress niya. Carlos, may mga gusto lang akong itanong. Kakausapin ko siya ng maayos. At kung kakausapin niya ako ng maayos, gusto ko malaman ang totoo. Dahil may nagpapadala sa akin ng mga bagay tungkol sa pagkakagahasa sa akin. At sa tingin mo si Daniela? Oo. Ako nang bahalang kumusap kay Daniela, Romina. Ibigay mo na sa akin ito. Naalala ko lang kalagay ng anak. Sige. Maga, tigil mo na yan. Sakay ka na sumabay. Total, marami naman jeep dyan eh. Hindi ako sumasakay ng jeep, no? Delikado kaya yun? Eh, kasama mo naman ako eh. Tsaka wala namang makakakita sa atin dyan. Kung ngayon ang inaalala mo. I can manage my way. Sige na! Mag-jeep na lang dahil. Makakasakay din ako. Oh, see? Saan ka? Nabotas po. Ano? Ano? Nabotas. Sige, bye na. Nabotas? Ba't siya pupunta doon?
Thank you po. Tito, si Mama po. Naku, wala pa yun. Busy yun sa trabaho. Alam ko may meeting siya ngayon. Ganun po ba? Sige po, hintayin na lang natin si Mama para sabay na po tayo maghapunan. Hello? Bonita, pakisabi doon sa ka-meeting ko na I'll be there in an hour. Okay? Sige, salamat. Bye. Leon, may sumusunod sa akin, pero hindi ko makita kung sino. Pero iba ang kutob ko sa driver. Nasaan ka? Pupuntahan kita. Nandito ako sa kahabaan ng daang tubo. I give and bequeath to my wife, Romina Andrada Mondragon, 50% of my shares in assets in the company, Camila Sardines. Remaining 50% will be equally divided to my daughters, Daniela Mondragon, Bartolome, and Sandra Andrada Mondragon. This is my sister. It's a bad story. Tuloy na kumahasa kay Romina. Tagal mo na palang alam? All this time! Pinamukha ko kay Kasar, hindi siya totoo, Mondragon, pero tunay na alam pala sa demonyo dahil. You made me feel like a loser. Wala nang raso para magsama pa tayo. Mag-iwala na tayo. Natauhan na yan ang asawa mo sa mga pinaggagawa mo. Karma yan nangyayari sa'yo. Masakit man ang palagama. Sabi, hindi mo sila. Mas lak na tao. Hindi mo na mara. Mas I'm sorry. I-escortan ka nila palabas. Wala ka ng karapatan sa kumpanya nito. Dahil ako na ulit ang nagmamay-ari ng kami. Pero oras na may mangyari sa magiging anak natin. Pasensyahan na lang tayo. Umibig niya sa luwag lahat sa akin eh. Hindi mawawala ang baby ko. Paghihiganti kita. Teka lang, kukuha ako ng walis. Huwag mo na galawin yan. I need your help.